Chapo, usted sabe lo que le pasa a los que no me cumplen. Sí, don Pablo. 10 mga pinaka-wanted na kriminal sa ating kasaysayan. Nang dahil sa mga personal na intensyon ng ilang mga tao, ay maraming mga inosenteng tao ang nadadamay. Maraming mga criminals ang nagdulot ng mga pagkamatay at maraming mga paghihirap. Kaya naman itinuturing sila bilang most wanted criminals. At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga pinaka-wanted na kriminal sa ating kasaysayan. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Pablo Escobar. Si Pablo Emilio Escobar Gaviria ay isa sa mga kilalang kriminal sa buong mundo. Ipinanganak siya noong December 1, 1949 sa Rio Negro, Antioquia, Colombia at lumaki sa Medellin. Bagaman nanggaling sa isang simpleng pamilya, ay mabilis siyang naging parte ng mundo ng krimen at naging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng ilegal na droga noong 1980s at 1990s. Si Escobar ang namuno sa Medellin Cartel. Ito ay isang malaking grupo na nagbebenta ng halos 80% ng cocaine sa United States. Sa rurok ng kanyang kapangyarihan, ang cartel niya ay kumikita ng hanggang $60 million bawat araw. Dahil dito ay naging isa si Escobar sa pinakamayayamang tao sa buong mundo. Nakapagpatayo siya ng isang malaking ari-arian na tinawag na Hacienda Napoles, kung saan mayroong zoo, mga helipad at sariling airport. Kilala rin si Escobar sa kanyang madugong paraan ng pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Gumamit siya ng taktika na tinatawag na plata o plomo, kung saan binibigyan niya ng opsyon ng mga opisyal ng gobyerno at pulisya na tumanggap ng suhol o harapin ng tiyak na kapahamakan. Dahil sa taktika niyang ito ay naging laganap ang korupsyon sa Colombia at maraming opisyal ang tumanggap ng kanyang pera kapalit ng proteksyon. Pero sa kabila ng kanyang mga karahasan ay nakagawa rin si Escobar ng pangalan bilang isang Robin Hood sa mga mahihirap na komunidad sa Medellin. Nagbigay siya ng tulong sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bahay, ospital at paaralan para sa mga taong nangangailangan. Dahil dito ay maraming tao ang itinuring siyang bayani at tumulong na protektahan siya laban sa mga pulis. Ngunit hindi maiwasang magdulot ng matinding kaguluhan si Escobar. At noong 1980s ay pinangunahan ng Medellin Cartel ang isang madugong digmaan laban sa gobyerno ng Colombia at sa mga karibal na kartel. Libo-libong tao ang namatay dahil sa gulo. Kabilang sa mga pinakamatinding krimen na isinagawa ni Escobar ay ang pagpapasabog ng Avianca Flight 203 noong 1989 na ikinamatay ng 107 na tao. Number 2, Joaquin El Chapo Guzman. Si Joaquin El Chapo Guzman ay isa sa pinakatanyag na drug lord sa kasaysayan. Ipinanganak siya noong December 25, 1957 sa isang maliit na baryo sa Sinaloa, Mexico. Galing siya sa isang mahirap na pamilya at bata pa lang ay natuto na siyang tumulong sa pagtatanim ng marijuana. Dahil sa hirap ng buhay ay maaga siyang nasangkot sa mundo ng ilegal na droga at sumali sa Guadalajara Cartel noong 1970s na isang malaking grupo ng mga drug traffickers sa Mexico. Sumikat si El Chapo nang siya ang naging leader ng Sinaloa Cartel. Ito ay isang organisasyon na kilala sa malawakang pagpupuslit ng droga. Ang Sinaloa Cartel ay nagpapadala ng iba't ibang uri ng droga tulad ng cocaine, heroin, methamphetamine at marijuana mula sa Latin America patungong United States at iba pang mga bansa. Gumagamit sila ng mga lihim na tunnels at iba pang paraan na hindi madaling matuklasan para makaiwas sa mga awtoridad. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit siya naging tanyag ay ang kanyang husay sa pagtakas sa batas. Nahuli si El Chapo noong 1993 at ikinulong, pero noong 2001 ay nakatakas siya mula sa kulungan sa pamamagitan ng pagsuhol sa mga bantay at pagtago sa isang laundry cart. Ang pagtakas na ito ay nagpakita ng kahinaan ng gobyerno sa paghawak sa mga makapangyarihang drug lord tulad niya. Subalit noong 2014 ay muli siyang nahuli ng mga awtoridad, ngunit noong 2015 ay muling nakatakas si El Chapo mula sa isang kulungan na may pinakamataas na seguridad sa Mexico. Gumawa ang kanyang mga tauhan ng isang mahabang tunnel mula sa ilalim ng kanyang selda para makatakas siya. At pagkatapos ng isang taon ng pagtakas ay nahuli ulit siya noong January 2016 matapos ang isang engkwentro sa mga pulis sa Los Mochis, Sinaloa. Matapos mahuli, siya ay inilipat sa United States kung saan siya na-charge ng maraming kaso kabilang ang drug trafficking at money laundering.
Ang pamumuno ni El Chapo sa Sinaloa Cartel ay nagdulot ng matinding karahasan sa Mexico. Ang tunggalian ng kanyang kartel laban sa iba pang mga grupo ng droga ay nagresulta sa libo-libong pagkamatay at malawakang kaguluhan sa bansa. Number 3, Pol Pot. Si Pol Pot na ipinanganak bilang Salot Tsar noong May 19, 1925 ay isa sa mga pinakakilalang kriminal sa kasaysayan. Siya ang leader ng Khmer Rouge sa Cambodia. Ito ay isang grupo na nagdulot ng mass killing at paghihirap sa bansa. Mula 1975 hanggang 1979 ay tinatayang 1.7 hanggang 2 milyong tao ang namatay sa ilalim ng kanyang pamumuno dahil sa gutom, sakit, pwersahang pagtatrabaho at mga maramihang pagpatay. Layunin ni Pol Pot na gawing isang agricultural society ang Cambodia, ngunit ang kanyang mga batas ay nagdulot ng matinding trahedya. Samantala, ang Khmer Rouge sa ilalim ng pamumuno ni Pol Pot ay isang communist movement na gustong burahin ang impluensya ng West at gawing socialist ang Cambodia. At noong April 17, 1975 ay nakuha nila ang capital ng Phnom Penh at dito nagsimula ang madugong regimen ni Pol Pot. Pinaalis ang mga tao mula sa mga lungsod at pwersahang pinagtrabaho sa mga bukid kahit hindi sila sanay sa ganitong uri ng trabaho. Kaugnay din nito, naniniwala si Pol Pot na ang mga lungsod ay sumisimbolo ng kabulukan at kalabisan, kung kaya't pinilit niyang tanggalin ang lahat ng modernong impluensya at gawing agricultural ang bansa. Ipinatapon ang mga tao sa kanayunan upang magtrabaho sa mga sakahan. Dahil dito ay marami ang naghirap at nagutom at wala ring sapat na gamot at medical care. Ang sino mang pinaghinalaang sumasalungat sa gobyerno kahit walang ebidensya ay agad pinapatay. Dagdag pa rito, isang malupit na halimbawa ng pamumuno ni Pol Pot ang tinatawag na killing fields. Libo-libong tao ang pinatay sa malalaking mass graves, karaniwan sa brutal na paraan tulad ng pagpalo o pagsakal dahil ayaw nilang gumastos ng bala. Ang tool sling o S-21 ay isang dating paaralan na ginawang bilangguan at sentro ng pagpapahirap kung saan libo-libong tao ang namatay sa ilalim ng marahas na interrogation. Subalit noong 1979 ay bumagsak ang regimen ni Pol Pot nang sakupin ng Vietnam ang Cambodia at patuloy na nagtago sa loob ng maraming taon. Number 4, Adolf Hitler. Si Adolf Hitler ay kilala bilang isa sa pinakamatinding kriminal sa kasaysayan. Ipinanganak siya noong April 20, 1889 sa isang maliit na bayan sa Austria na tinatawag na Braunau am Inn. Mula sa simpleng pamumuhay ay naging leader siya ng Nazi Party sa Germany at nagdulot ng malawakang kaguluhan sa buong mundo. Kilala siya dahil sa kanyang matinding galit sa mga Hudyo at sa kanyang paniniwala na ang mga German o mga Aryan ang dapat mangibabaw sa ibang lahi. Bukod dito, noong 1933, sa gitna ng matinding economic crisis sa Germany ay naging chancellor si Hitler. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay itinatag niya ang Third Reich. Ito ay isang dictatorial government. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ng buong bansa at ipatupad ang mga batas na nagdi-discriminate sa mga Hudyo at iba pang minority. Layunin ni Hitler na palakasin ang mga Germans at alisin ang mga itinuturing niyang kalaban ng Estado. Samantala, ang pinakakilalang krimen ni Hitler ay ang Final Solution o ang plano niyang lipulin ng lahing Hudyo. Ito ang naging sanhi ng Holocaust kung saan humigit kumulang 6 na milyong Hudyo ang pinatay sa mga detention camp tulad ng Auschwitz at Treblinka. Bukod sa mga Hudyo, marami ring iba pang grupo ang pinahirapan at pinatay tulad ng mga Romani, mga taong may kapansanan at mga kalaban sa politika. Gayun din, si Hitler ang responsable sa pagsiklab ng World War II noong 1939 nang lusubin ng Germany ang Poland dahil dito ay sumiklab ang digmaan sa halos buong Europe at tumagal hanggang 1945. Maraming buhay ang nawala, mga lungsod ang nasira at nagdulot ito ng matinding paghihirap sa mga tao. Ang mga plano ni Hitler sa digmaan ay nagdulot ng malawakang pagkawasak at pagdurusa. Subalit sa mga huling araw ng digmaan, habang malapit na ang pagkatalo ng Nazi Germany, ay nagtago si Hitler sa isang bunker sa ilalim ng Berlin. At noong April 30, 1945, matapos makita ang pagdating ng kanyang pagkatalo, ay nagpatiwakal siya kasama ang kanyang kasintahang si Eva Braun. Number 5, Richard Ramirez. Si Richard Ramirez, o kilala bilang The Night Stalker, ay isa sa pinakatanyag na kriminal sa kasaysayan ng United States. Ipinanganak siya noong February 29, 1960 sa El Paso, Texas.
Bata pa lang ay nakaranas siya ng maraming karahasan sa loob ng pamilya. Isa sa mga taong naka-impluwensya sa kanya ay ang pinsan niyang si Miguel na isang sundalo na lumaban sa Vietnam. Madalas ipakita ni Miguel kay Richard ang mga malulupit na eksena mula sa digmaan kabilang na ang mga larawan ng mga taong pinatay. Ang mga karanasang ito ay nag-iwan ng masamang epekto sa kanya at habang lumalaki ay nagsimula siyang magpakita ng hindi normal na pag-uugali. Nang maging teenager si Ramirez ay nalulong siya sa droga at nagsimulang magnakaw para matustusan ang kanyang bisyo. Samantala, noong 1984 ay nagsimula siyang gumawa ng mga seryosong krimen sa California, lalo na sa Los Angeles at San Francisco. Hindi siya pumipili ng biktima. Babae o lalaki, bata o matanda, mayaman o mahirap, lahat ay naging target niya. Madalas siyang pumapasok sa mga bahay sa gabi para magnakaw at sa ibang pagkakataon ay sinasaktan, ginagahasa o pinapatay niya ang mga residente. Dahil sa kawalan ng malinaw na pattern sa kanyang mga krimen ay nahirapan ang mga pulis na hulihin siya. Maliban sa kanyang mga krimen ay kilala si Ramirez bilang follower ng Satanism. Sa ilang lugar ng krimen ay nag-iiwan siya ng mga simbolo ni Satanas tulad ng pentagram. Minsan pa ay sumisigaw siya ng mga bagay tungkol kay Satanas habang ginagawa ang kanyang mga kasalanan. Ang mga detalyeng ito ay nagpalala sa takot ng publiko at lalo siyang kinatakutan bilang isang walang awang pumapatay ng tao. Gayun din, noong 1985 ay nahuli si Ramirez matapos siyang makilala ng mga tao sa isang komunidad sa Los Angeles. Nagtulungan ng mga residente para habulin at hulihin siya hanggang sa dumating ang mga pulis. Pagkatapos ng paglilitis noong 1989 ay napatunayang nagkasala siya sa 13 na pagpatay, 5 tangkang pagpatay, 11 na paggahasa at 14 na kaso ng pagnanakaw. Hinatulan siya ng kamatayan at ikinulong sa San Quentin State Prison habang hinihintay ang pagpapatupad ng kamatayan. Subalit bago pa man maisagawa ang sentensya, ay namatay si Ramirez sa natural na dahilan noong June 7, 2013 sa edad na 53. Number 6, Osama Bin Laden. Si Osama Bin Laden ay isang kilalang terorista na naging isa sa mga pinaka-pinaghahanap na kriminal sa buong mundo. Ipinanganak siya noong March 10, 1957 sa Riyadh, Saudi Arabia. Siya ay anak ng isang mayamang negosyante na si Mohammed Bin Laden. Habang nag-aaral siya ng Civil Engineering sa King Abdulaziz University sa Jeddah, ay nagsimula ang kanyang interes sa radical Islam at pagyakap sa extremist views. Mula sa isang maayos at marangyang buhay, ay naging leader siya ng isang terrorist movement na nagdulot ng malalim na pagbabago sa pandaigdigang seguridad. Samantala, nakilala si Bin Laden noong 1980s nang tumulong siya sa pakikibaka ng mga Afghan Mujahideen laban sa Soviet Union na sumakop sa Afghanistan. Ginamit niya ang kanyang malaking yaman at mga koneksyon para suportahan ang Mujahideen sa pamamagitan ng pagpopondo at pagbibigay ng mga kagamitan. Sa panahong ito ay nabuo ang kanyang pananaw sa jihad o banal na digmaan na sa una ay laban sa mga dayuhang mananakop. Ngunit kalaunan ay naging laban sa mga bansa na tulad ng United States na itinuturing niyang kalaban ng Islam. Subalit noong 1988 ay itinatag ni Bin Laden ang Al-Qaeda na isang terrorist group na may layuning pag-isahin ang mga radical Muslim at isulong ang global na jihad. Mula noon ay nagsagawa ang Al-Qaeda ng mga pag-atake laban sa mga target na sibilyan at militar. Naging kilala sila noong 1998 nang pasabugin nila ang mga embassy ng United States sa Kenya at Tanzania na nagresulta sa maraming pagkamatay. Ngunit ang pinakakilalang pag-atake ng Al-Qaeda ay ang pag-atake noong September 11, 2001 na kilala bilang 9/11 attacks. Sa ataking ito ay kinidnap ng mga member ng Al-Qaeda ang 4 na passenger planes at ginamit ang mga ito upang wasakin ng World Trade Center sa New York City at ang Pentagon sa Virginia. Dahil dito ay mahigit 3,000 na mga tao ang namatay sa trahedya. Ngunit matapos ang pag-atake noong 9/11, si Osama Bin Laden ay naging pangunahing target ng United States at iba pang bansa. Bagaman nagkaroon ng malawakang operasyon laban sa terorismo, ay nagawa ni Bin Laden na magtago sa loob ng halos isang dekada. Pero noong May 2, 2011, ay napatay siya sa isang lihim na operasyon ng mga US Navy SEALs sa Abbottabad, Pakistan. Number 7, Joseph Stalin.
Si Joseph Stalin na ipinanganak bilang Iosef Besarionis Djajugashvili noong December 18, 1878 sa Gori, Georgia ay isa sa mga pinakamakapangyarihang leader ng Soviet Union. Naging dictator siya mula 1924 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1953. Kilala siya sa pagiging mahigpit at malupit at sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagdusa ang maraming tao. Siya ay itinuturing bilang isa sa mga pinaka nakakatakot na leader sa kasaysayan dahil sa kanyang marahas na mga actions. Bago naging leader, si Stalin ay sumali sa Bolshevik Party ni Vladimir Lenin at tumulong sa revolution noong 1917 na nagpabagsak sa tsar ng Russia. Matapos mamatay si Lenin noong 1924 ay naging leader si Stalin ng Soviet Union. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang alisin ang kanyang mga kalaban at siguraduhin na siya lamang ang may kontrol sa gobyerno. Samantala, isa sa pinakakilalang krimen ni Stalin ay ang tinatawag na Great Purge na naganap mula 1936 hanggang 1938. Sa panahong ito ay 100,000s na mga tao ang hinuli, pinatay o ipinatapon sa mga labor camp dahil pinaghinalaan silang kalaban ng Estado. Karamihan sa mga ito ay inosente, ngunit dahil sa takot ni Stalin na may magtaksil sa kanya ay marami ang napatay o nawala. Ang mga tao ay namuhay sa matinding takot dahil sa mga paghuhuli at pagpatay na isinagawa ng gobyerno. Dagdag pa rito, ang isa pang malupit na aksyon ni Stalin ay ang Holodomor o ang malawakang pagkagutom na naganap sa Ukraine mula 1932 hanggang 1933. Dahil sa forced collectivization ng mga sakahan at kontrol ng Estado sa produksyon ng pagkain ay nagkaroon ng matinding kakulangan sa pagkain. Milyon-milyong tao ang namatay sa gutom at marami ang naniniwala na ito ay bahagi ng plano ni Stalin upang parusahan ang mga hindi sumusuporta sa kanya. Bukod sa gutom, si Stalin ay responsable rin sa malawakang deportation ng mga ethnic groups tulad ng mga Tatar ng Crimea at mga Chechen. Ipinatapon sila sa malalayong lugar kung saan maraming namatay dahil sa hirap ng kalagayan at kakulangan ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tirahan. Sa kabilang banda, kahit na maraming masamang bagay ang nangyari sa pamumuno ni Stalin, ay may ilan pa ring tumitingin sa kanya bilang isang makapangyarihang leader na nagpatatag sa Soviet Union. Sa panahon ng World War II ay naging mahalaga ang role niya sa pagkatalo ng Nazi Germany, kung kaya't kinilala siya ng ilan bilang isang bayani. Number 8, Mao Zedong. Si Mao Zedong ay isang kilalang leader sa kasaysayan ng China. Siya rin ang nagtatag ng People's Republic of China noong 1949 at namuno sa Communist Party. Maraming tao ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang papel sa pagbabagong anyo ng China mula sa pagiging isang mahirap na bansa patungo sa isang socialist state. Subalit ang kanyang pamumuno ay nagdulot din ng malawakang paghihirap at kamatayan, kung kaya't itinuturing siya ng marami bilang isa sa mga pinakakontrobersyal at mapaminsalang leader sa kasaysayan. Samantala, isa sa mga pinakamalaking proyekto ni Mao ay ang Great Leap Forward noong 1958. Layunin nitong gawing moderno ang ekonomiya ng China sa pamamagitan ng pagtaas ng produksyon sa agrikultura at industriya. Pinilit niya ang mga magsasaka na magtulungan sa mga communities at ang mga baryo ay inatasang gumawa ng bakal. Sa kasamaang palad, dahil sa hindi maayos na pagpaplano at pagpapatupad, ay bumagsak ang produksyon ng pagkain at nagkaroon ng malawakang taggutom. Tinatayang 15 hanggang 45 milyon na tao ang namatay dahil sa gutom at sakit. Kahit nakitang-kita ang pagkakamali ng programa, ay hindi tinanggap ni Mao ang mga ito at ipinagpatuloy pa rin ang mga patakaran na nagpalala sa sitwasyon. Pagkatapos ng Great Leap Forward, ay sinimulan ni Mao ang Cultural Revolution noong 1966. Layunin nito na burahin ang mga ideya na itinuturing niya na lumang pananaw na balakid sa socialism. Pinakilos din niya ang mga kabataan at tinawag silang Red Guards at hinikayat na patalsikin ang mga itinuturing nilang kalaban ng revolution. Ang resulta nito ay malawakang kaguluhan at karahasan sa buong bansa. Maraming guro at mga opisyal ng gobyerno ang pinahirapan, ipinakulong o pinatay. Maliban pa rito sa ilalim ng pamumuno ni Mao ay hindi lamang ito ang mga trahedya. Marami ang pinilit na manahimik at sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan. Ang sino mang kumontra o hindi sang-ayon sa mga ideya ni Mao ay hinuhuli, pinaparusahan o pinapatay. Nabuhay ang mga tao sa ilalim ng takot na anumang pagkakamali o pagpapahayag ng opinyon laban sa pamahalaan ay maaring magdulot ng kaparusahan.
Maraming inosenteng tao ang nagdusa, nawalan ng kalayaan at nawalan ng buhay dahil sa mga mapaniil na patakaran. Number 9, Hideki Tojo. Si Hideki Tojo ay isang military leader at politiko ng Japan na naging prime minister mula 1941 hanggang 1944. Kilala siya bilang isa sa mga pangunahing tao sa likod ng paglahok ng Japan sa World War II. Ipinanganak siya noong December 30, 1884 sa Tokyo mula sa isang military family kung kaya't maaga siyang napasok sa hukbo. Nung naging prime minister siya, ay pinangunahan niya ang mga military actions ng Japan. Kasama na ang pag-atake sa Pearl Harbor noong 1941 na naging dahilan upang sumali ang United States sa digmaan. Bilang leader ay sinuportahan ni Tojo ang pagpapalawak ng teritoryo ng Japan sa Asia. Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay sinalakay ng Japan ang maraming bansa sa Southeast Asia tulad ng Pilipinas, China at Indonesia. Maraming sibilyan at sundalo ang nagdusa at namatay dahil sa mga brutal na aksyon ng mga Japanese soldiers kasama na ang kilalang Bataan Death March kung saan maraming sundalo ang namatay dahil sa gutom at hirap habang pinalakad ng malayo. Ngunit habang tumatagal ang digmaan ay nagsimulang matalo ang Japan sa mga labanan laban sa mga Allied Forces. Dahil sa mga sunod-sunod na pagkatalo ng Japan ay napilitan si Tojo na magbitiw bilang Prime Minister noong July 1944. Nang sumuko ang Japan noong August 1945 ay hinanap si Tojo ng mga kaalyado bilang isa sa mga pangunahing may kasalanan sa mga krimen ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan, noong September 1945 ay nagtangka si Tojo na magpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili ngunit hindi ito nagtagumpay. Nahuli siya ng mga American force, ginamot at dinala sa paglilitis. Si Tojo ay nilitis ng International Military Tribunal for the Far East dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Kabilang sa mga krimen na kanyang kinaharap ay ang malawakang pagpatay at pagpapahirap sa mga tao sa mga sinakop ng Japan. Kaya noong November 1948 si Tojo ay hinatulan ng kamatayan at binitay noong December 23, 1948. Number 10, Ted Bundy. Si Theodore Robert Bundy o mas kilala bilang Ted Bundy ay isa sa mga pinakakilalang kriminal sa buong mundo. Ipinanganak siya noong November 24, 1946 sa Burlington, Vermont. Lumaki siya sa ilalim ng maling paniniwala na ang kanyang lolo at lola ang kanyang mga magulang habang ang kanyang ina na si Louise Cowell ay pinakilala bilang kanyang kapatid. Ang pagkalito tungkol sa kanyang tunay na pamilya ay sinasabing nakapag-ambag sa mga problema niya sa pag-iisip at pagkatao. Samantala si Bundy ay isang matalino at attractive na tao. Nag-aral siya ng psychology sa University of Washington at maraming tao ang humanga sa kanyang talino at personality. Pero sa kabila ng kanyang mabait na itsura, si Bundy ay may masamang lihim at siya ay naging isang brutal na serial killer. Sa pagitan ng 1970s, siya ay pumatay ng mga kababaihan sa iba't ibang estado sa Amerika tulad ng Washington, Oregon, Utah, Colorado at Florida. Karaniwang ginagamit ni Bundy ang kanyang kaakit-akit na personality para makuha ang loob ng kanyang mga biktima. Madalas din siyang nagpapanggap na may kapansanan tulad ng may bali sa braso o binti para makahingi ng tulong mula sa mga kababaihan na kanyang bibiktimahin. Karagdagan pa dito, si Ted Bundy ay pinaniniwala ang pumatay ng hindi bababa sa 30 na mga kababaihan ngunit maraming naniniwala na mas marami pa siyang napatay na hindi na itala. Karaniwan ang kanyang mga biktima ay ginagahasa, pinapalo at pinapatay. Kaugnay nito, ang isang kilalang pangyayari sa buhay ni Bundy ay ang kanyang pagtakas mula sa kulungan sa Aspen, Colorado noong 1977. Nakaligtas siya mula sa mga awtoridad nang makatakas mula sa isang bintana ng korte at nagtago sa bundok. Ilang araw pagkatapos ng pagtakas ay nahuli siya ulit ngunit muling nakatakas noong December ng parehong taon. Sa pagkakataong ito ay nagpunta siya sa Florida kung saan lalo pang dumami ang kanyang mga biktima. Isa sa mga pinakasikat na insidente ay ang pag-atake niya sa isang sorority house sa Florida State University noong 1978. Kung saan pumatay siya ng dalawang estudyante at malubhang nasaktan ng ilan pa. Subalit nang mahuli siyang muli ay nahatulan si Bundy ng kamatayan.